Marlies, nandito pa rin sa visa. Ito nga pala si Enigma, may kasalanan na lahat. Flip top, pag-ingay para sa parating lalaban, o. Oh. Ito, sa kanan, unang kasalanan ko. Mula sa Cavite, representing ulit Bangon. Mag-ingay para ay Batang Rebelde. Oras na para muli kaming magbuklod at itaguyod ang bagong tunog para sa grupo at aming lungsod at magtiwan ng bakas para sa landas ng henerasyon na aming kasunod at kung isa ka sa kaharap kami na ang bahalang gumawa ng iyong puntod. Shoutout sa Zone 457 Hip Hop Shop, sa Tropang Barog, Ulit Bangon Pamilya, Team Exodus, yun. Pangalawang kasalanan ko naman, galing Mindanao pero nasa QC na, representing Simbak Sik, MI, pati DC Clan, mag-ingay para ay Rudik! Pag bitaw nang di niya tumutusok, ikay ma-isolate na parang nasa isang sulok. Parang ko'y spiral lang ikot na parang binarena. Tenga mo inaalipin na parang nakakadena. Ano? Shoutouts, Gato Kamias, MI Mindanao Skillers, One Pop, let's go. Interdivision battle to, Calabarzon Division versus Mindanao Division. Ayun, simulan na natin to, coin toss na tayo kanina. Unang banat, 90 seconds kay Batang Rebelde. O, pakinggan. Yo, check! Malinaw ba? Batang Rebelde versus Rudik. Parang eksena ni Goma at Don Sulweta sa isang wrestling match at si Enigma ang announcer. Dedo ka na dahil ito'y handicap casket match at kakampi ko yung kamukha niyang bouncer. Kaya sa oras na pabandahin kanya sa lubid papunta sa akin, buong puso kitang ido, Don Sulweta, Rudik. Nang patiwarek sabay tombstone pile driver hanggang sa ma-dislocate ang final cords mo and of course you'll die after, kaya ito choke slam kita direkta sa kabaong ni Undertaker. Pero alam kong kumain na kayo sa ganung stilo at ayaw nyo na yung marinig, kaya para maiba gawin natin pang fairy tale ang peg. Ipapakalagkad kita sa kalesa ni Cinderella habang nakapulupot ang mahabat gintong buhok ni Rapunzel sa iyong leeg. At kahit mapadpad ka sa Wonderland ni Alice, wala kang happy ending. Instead, ipapagangbang kita sa Seven Dwarfs ni Snow White habang nakapasok yung ilong ni Pinocchio sa iyong bibig. Tawagin niyo akong The Last Samurai na may 16 blades. At bawat isa'y katumbas ng 10 kuko ni Killua na kayang lumaslas sa iyong puso, pati atay at bituka. Kaya X ka na ngayong gabing to, parang pisngi ni Kenshin Himura. Nung laban mo kay Flick G, mukha kang tomboy na nakapiluka. Kung ano-ano ang kawirduhan na sinasabi mo, nakita pa kitang kausap mo yung sarili mo sa backstage. Kaya sigurado ko, tol, meron siyang Brenda. Alam mo yung Brenda? Brenda Mage! At marami daw siyang monster sa utak na handang sumabak sa gera. Ulul, hallucinations mo lang yan dahil sa kakalaro mo ng Rampage. Huwag kang piling henyo, malasuma cum laude sa college. Dahil ang mga reference mo halatang galing sa Google, habang sa akin, stock knowledge. Kaya wala kang master's degree. At hindi si Flick G ang nakamaster ng pagmamasterbate. Ikaw yun talaga. Eh kundi ba naman tutanga? Nung laban niya kay Wantamad, pinagmamalaki niya pa. Kasi sabi niya, kung gusto niyang maglibang, CR na lang ang kailangan niya, pre. Puta kaya naman pala. Kasi si Rudik mahilig mag-selfie sa CR gamit ang palad ni Maria. Tang ina mo, Rudik, jakulpa! Pero unahan na kita. Tulad ng sinapit mo sa round 2, uwi ka ring lumpo. Dahil bars ko'y mapanganib na kung fu. Kaya Righteous One, hindi ka na talaga nag-iisa dahil pagkatapos nito, meron ng Righteous 2. At itong panapos na tira ko sa'yo, Super Electromagnetic Pacquiao! Tay, unang banat kay Rudik, pakinggan o. Yo, check! Check! Yo! Ang dami mong gagawin sa akin, gago ka ba? Ito, Don Sulweta mo ako, gusto mong ismaglas kita? Enigma! Yung security sa entrance mo, hindi sinasadyang naisahan na naman ni Batang Rebelde. Kasi nga, kung vice grip yun dati, ngayon, pan-terorista ang diskarte. Di ba nga, galing patutan sa Cavite? Eh di siguradong itong si Batang Rebelde may dalang putok sa kanyang katawan sa haba ng kanyang biyahe. Batang Rebelde, kamusta? A.K.A. B.R. Napaisip talaga ako kung anong kahulugan ng pangalan mo, par. Kasi kung titigdan mo ng literal, ang sagwa naman. Kasi ang tanda mo na. Tapos kung iisipin mo na subliminal, ang sagwa pa rin. Isipin mo hanggang ngayon, isip bata ka pa. Dapat,
Ngayon pa lang pangalan mo, palitan mo na. Mamang Rebelde. Tapos, after 2 decades on, palitan mo na naman. Tatang Rebelde. Pagkamatay mo, sa lapida mo, ilagay mo ang initials na PR pre. Patay na Rebelde. And then, sa next life mo, dun mo na lang ipagdasal na ikaw ay maging tunay na Rebelde. Pero wait. Westside. Westside. Di ba friends tayo, bay? Sa kulturang hip-hop, we share the life of camaraderie, passion, and desire. For me, walang plastikan yung pakikitungo sa'yo nung sa mga gigs tayo nagkasabay. Pero ngayong gabi, pasensyahan na lang pagkat pagkakaibigan natin magliliyab. Friendly fire! Kasi nga, kasalanan na naman ni Enigma ang lakas ng trip. Siguro nga gusto niyang makita resulta pag pinagbangga ang battleship sa jeep. Noong mga previous battles mo, lagi mong hinihirit sa mga kalaban mo na mas pogi ka sa kanila. Tanong ko, san banda? Ano ba talagang asset mo? Yung kutis mong sunog o yung nunal mong tusta? Huwag mo kong yayabangan ang stilo mo, katulad ng ibang feeling guwapo at feeling heartthrob dito sa liga. Kasi, kung hindi lang kong makatang totoo, baka ginamit ko na rin puhunan na aking kutis at itsura. Kaya pag sinabi ko sa iyong takam na takam sa iyo ang iyong asawa, do you know what that means? Ibig sabihin nun, yung mukha mo parang tokwat baboy kasi merong black beans. Delikado ang estado ng buhay mo habang hindi yan natatanggal. Kasi BR, wala bang nakapagsabi sa'yo na sobrang cancerous ang nagbubuhok na nunal? Hangal-hangal! Anong akala mo, magpapatawa ako dito all 3 rounds? Commander ng MI tong kalaban mo, may armas na ang magazine dyan, aside pictures ng dating naka-unlimited rounds. Yung mukha mo, hindi man katulad ng kay Juan Lacy na puno ng angle. Pero pag hinampas ko yan ang stock ng M16 rifle, pag mumukha mo'y mawawala sa mapa na parang na Bermuda Triangle. At alam ko talaga ang dahilan kung ba't siya nagrebelde. Nagsimula ang lahat nung siya ay nursery. Kasi tuwing recess, lahat ng classmates niya ang baon ay burger at chucky, habang sa kanya, ice tubig at 2 pisong pudding galing sa bakery. Doon mo unang naranasan ang injustice ng society. Nung ikay grade 3 sa inyong Christmas party, habang exchange gift, regalo mo sa crush mo ay music box worth 350. Pero ang natanggap mo in return ay binalot sa Manila paper na pudding galing pa rin sa bakery. Nung high school ka, ikay nag-alsa. Nang tasa nilang matrikula, nagpasimuno ka ng rally. Alam nyo ba kung anong ginawa sa kanya ng admin at faculty? Pinagbabato sa mukha ng pudding galing sa bakery. Kaya't pag na MMK ang buhay ni Batang Rebelde, alam nyo na ang episode title, mga pre. Text na agad, sabay-sabay. Pudding galing sa bakery. Time. Pakinggan natin, oh. Yo. Oh, Batang Rebelde nga ang pangalan ko. Pero trip ko yon, kaya kung pwede huwag kang kumontra. Dahil habang buhay tayong magiging bata sa musika, yun ang sabi ni Francis Magalona. Putang nanto, nilaybat pa yun sa Don Sulweta ko. Nagmukha tuloy tipaklong to. Ismaglas mo ako, bakit? Kasya ba ako sa ilong mo? Enigma, maraming salamat! Dahil nagtapat kami ni Rudik sa semis ng isang buhay tournament. Pero kasalanan mo pa rin. Kasi matagal na kaming laglag sa tournament. Pero wala akong dalang personals ngayong gabi. Kasi hindi naman po talaga ako bad guy. Sa katunayan, kalaban ko siya ngayon, pero di ko siya tinuturing na kaaway. Kasi ako yung tipo ng rebeldeng mabait sa battle. At oo, inaamin ko hindi ako pikunin. Pero mag-ingat ka pa rin sa mga bagay na yung sasabihin, dahil di lahat ng gwapo pwede mong biruin. Kaya payo ko sa'yo, Andy G, huwag ka masyadong suwapang. Kung
hindi mo lang alam, tatlo tayo nila Abrang nahihirapan. Saligang to tayong dalawa daw ang may pinakapangit na boses. Pero fuck that! Lalamunin ka lang ng lyricism ko kung ito'y naging songwriting contest. Kasi yung mga reference mo, malaking kalokohan. Parang pork barrel scam ni Janet Napoles. At yung structures mo, sobrang rupok, hindi makatayo. Parang bone tugs na boneless. Kaya ultrasound lang ang kailangan para wasakin ang iyong prototype armor. Hindi ka kasing bagsik ng Mindanao's Illis, kaya't isa kang mahinang klase ng warrior. Kaya sa Games of the Generals na to, ihanap niyo na siya ng blood donor. Dahil magkakaroon siya ng red alert sa aking bloody roar matapos kong kunin sa kanya ang Medal of Honor. At totoo palang alien ka galing sa Mars. Kasi putang inang pace yan. Gano ka man kalayo, aabutan ka ng bars ko parang humahabang kamay ni Jordan sa Space Jam. Kaya paglabas ng footage na to, malamang iyang mukha mo, i-blurred yan. Kasi face to face kitang ipapahiya sa kanila gamit ang wordplay ko na in your face parang facial ni Paul George kay Birdman. Kaya manghiram ka na ng mukha kay Bruce Willis o Nicolas Cage dahil pagkatapos ng battle, you will die hard and I will rip your face off hanggang sa maging kamukha mo si Ghost Rider. Time, motherfucker! Yo, check! Ano sinabi mo? Sa pagiging gwapo, nahihirapan kayong tatlo. Kaya ako nga, simula nung lumipat ako dito, di na ako makalabas ng bahay namin kasi pinipilahan ako. At saka, tanggapin mo na lang na sa araw na to, you will call it a bad day. Sabi niya, masama daw siya, pero hindi daw siya bad guy. Ano ibig mong sabihin, bad day? Yo, kinutsa mo si Saito na sinumpa. Eh may sumpa rin ang iyong mga labi. Kawawa naman to si Batang Rebelde pag sumasali ng tournament hanggang first round lang parate. Nung 2-4-2-1 first round, minulest din ang computer ritmo ang iyong pamilya. Nung first round ng isa buhay naman, sinyo jerk the crowd tapos pinutukan ka ng similya. Oo, alam ko pareho tayong laglag sa isa buhay tournament at alam ko ang mali ko sa aking pagkadapa. Pasalamat ka nung first round, di tayong nagpang-abot sa gitna. Kasi kung nagkataon, ikaw ang nakalaban ko noon, instead of one lazy, kakayanin mo kaya ang maranasan ng pakiramdam ng pinagtatawanan sa entablado ng mga kinukutsa ninyong Bisaya. Baka magpakamatay ka na lang bigla. And speaking of sinyo, asa si sinyo? Pistinyawa! Ang problema mo sa mga Bisaya? Andito na ako ngayon, oh. Ano na? Tandaan nyo ang kasabihang to na alay ko sa lahat ng Pilipino. Seryoso. Kaya merong sadista, kasi merong rasista. Ngayon, gamit ang dilang tigas Bisaya, may mother tongue, babanatan kita. Batang Rebelde! Huwag kay laban sa ako! Imay ko! Alam mo ba kung ano yung imay? Imay, Mindanao Imse! Huwag kang paribildi-ribildi sa akon! Marami akong kadikit na NPE! Alam mo kung unsa yung NPE? New People's Infantry! But even though I've grown, speaking the dialect of Bisaya, my English communication skills are very strong like Carabao. Ito si Batang Rebelde, unang sampa niya sa Maynila, trying hard mag-Tagalog slang. Tinanong siya ng tropa ko anong ulam, ang sagot niya, pare, masarap, manok, tsaka sabaw. At shoutouts kay paring Flick G. Pero mas advanced pa rin ang dialektong Bisaya kesa wikang Tagalog. Sample! Kasi nga, sa Tagalog, pag sinabi mong utong, ibig sabihin hanggang boobs ka lang pala. Sa Bisaya, pag sinabi mong utong, umiire, kasi nga naanakan ko na. Kita mo PR, nilalaro lang kita. Kasi hindi naman bagay sa hindi naman angkop sa'yo ang mga strategiyang malasansyo. Panig ka man ng gobyerno o makakaliwa, katumbas mo lang naman talaga ay rango ng kapgu. Yung pag-iisip mo, umiikot lang sa puok na matagal ko nang pinagsawaan sa pangangaso. Hindi ako dapat ang kalaban mo, Batang Rebelde, dapat si Soldier Boy, Batang Sundalo. At least lang, huwag kang mag-rap sa aking harap ng kanta mong imulat ang mata. Nakakabwisit.
Inuutusan mo kaming imulat ang aming mata. Anong akala mo sa amin, nakapikit? At least lang, huwag kang umastang maraming alam. Sa rap battle, hindi ako turista at hindi ka tourist guide. Ba't di mo nalang subukang mag-isip outside the box? Kung di mo talagang kaya, eh di get back inside. Kaya't peking mandirigma, back to barax. Pangalan mo pambata, pero kailangan mong mag-planax. Kasi magkakalasog-lasog ang iyong mga buto-buto pag binanatan kita ng nunchucks. Aminin mo man at sa hindi, hindi kita pinapersonal, pero ramdam mo ang kirot parang sinundot ka ng tamtax. Time. Time. Uling para at batang rebelde, pakinggan o. Sinusubukan niya talagang mag-rebat. Pero yung rebat niya nakakabwisit. Gusto niyo ba ako mag-rebat? Pasensya na, wala akong maiisip. Pero kanina tinitira mo yung taling ko. Gusto mo ba mamatay lahat kayo dito? Kasi sabi ni Saito, pag tinamaan to ng kidlat, patay tayo lahat dito. Sobrang purol ng mga banat mo, habang sobrang talim ng aking mga baon na linya. Slicer, kaya ka nitong hatiin sa walo na parang isang kahon ng pizza. Kaya simula pa lang ng laban, tagilid ka na, parang Leaning Tower of Pisa. Dahil ikaw ay broken family na inilaban sa di magiba na pamilya. At matanong kita, iha, endorser ka ba ng underwear, ha? Hindi. Eh bakit sa battle ang hilig mong magsabi ng bra? Let's go! Di ko na kailangan gumamit ng siyensya o matematika at magpaka-disaster para paslangin ka ngayon. Sapat na ang sasabihin kong kababuyan para babuyin ka at ibaon. Kaya magsuot ka na ng full metal jacket dahil parating na ang pinaka-nakakadiring pagsalakay ko ngayon. At wag mong kalimutang magsuot ng gas mask dahil sasalo ka sa akin na 50,000 first class na utot at bawat isa may kasunod na Durani Japorms! Kaya huwag mong pairali niyang kawirduhan mo at sabihin ipapalapa mo ako sa Kraken habang pinapalo mo ako ng Orion's Belt. Kasi bago mo magawa yon, nasubuan na kita ng Super Lolo sa bunganga at nasuutan sa bewang ng Judas Belt. At kapag disimula na yung sumabog, boom! Magmumukha kang si Rabbit begging for Mikai Piper's help dahil 8 mile ang itatalsik mo mula sa kinatatayuan mo, and that's how you lose yourself. Hey, Rudik! You look like a huge dick. Guwapo ka sana, pare, pero ngayon hindi ka blooming. Alam mo kung ano kamukha mo? Conjuring! Pag natalo mo ako mamaya, ililibre kita ng pudding! Kaya mas pinili ko ang ganong stilo kaysa gayahin ng reference mo kasi wala sa ating maniniwala. Mas maganda pang mag-name flip na lang ako para mas kapanipaniwala. You sound so ridiculous with your materials kaya ngayong gabi kansawan nyo siyang ridiculous. I said you sound so ridiculous with your materials kaya ngayong gabi ridiculous. Ano? Naka-shades ka pa? Puta, gabing-gabi na? Tignan nyo, pikit nga siya kasi di niya magawang imulat ang kanyang mata. Kaya nga nagsalamin ka. Tapos yung suot mo, ano yan? Makatang taga Mindanao? Na sobrang kapal ng mukha mo, hindi ka giniginaw. Ang inapiling K-pop pa to, tapos sa flip-top ka sumulpot? Tignan mo hairstyle mo, may rapper bang mayroong buntot? Ano? Wala lang may isip time. Uling banat kay Rudek, pahinggan o. Yo, sinisita niya pagsuot ko ng shades. Ganito talaga datingan ko kasi ako'y rapper. Ikaw, pumupunta ng battle, may dala pang beam po. Ano ka, jeepney driver? Ilibre mo ako ng pudding galing sa bakery? Ililibre mo ako ng puding galing sa bakery? Hindi maaari. Gusto mo wala ka ng baon bukas kasi sa bakery ako yung may-ari. Sabi niya, talento daw niya at estilo niya lahat-lahat matalim. Sino? Ikaw? Etang ina, kalat na kalat sa buong liga. Yan delivery mo ang lamya. Pag ikaw bumabaan at kahit galit ka, para kang naliligaw. Tsaka, batang rebelde,
sa pagre-rebat. Ngayon, ako mag-trip. Gusto nyo ba na rebat? Yes! Sapat na yon kasi wala na rin akong maisip. Mabagsik! Tanggalin mo man ang mabag, ako'y sick. Letra ko nagmamarka na parang batik. Pwedeng matamis, pwedeng malagkit na parang latik. Pwedeng makulit, pwedeng matigas, pwedeng malaki tulad ng aking dick. Kasi I'm so fly, parang langaw sa sugat mo. Mababaliw ka, kaaabog at kahuli habang lumilipad dapo ako. Kasi stilo ko sobrang advanced. Kaya hindi ganong ma-appreciate ng crowd sa time na to. Tawagin mo kong si Eric Bana. Kasi time traveler ang asawa ng asawa ko. Ang bobo mo kung di mo na-gets. Nanggaling na ako sa hinaharap. Gusto niyo bang malaman kung anong nangyari doon sa future sa mga MCs ng Flip Top? Yo! Si Aklas, happily married sa kanya Reynang Langgam. Anak nila religious praying mantis. Yo! Si Tipsy D naging sober na at nag-asawa rin. Nakabingwet ng dentist. Yo! Si Righteous One, nakakalakad na sa wakas. Ang kaso pa atras. Yo! Si Sinyo, naging sikat na komedyante. Pero, namatay sa aksidente. At syempre, si Enigma, siya pa rin ang presidente ng liga. Wala siyang pinabayani, nasikaso niyan lahat-lahat at sobrang yaman na rin. Pero kung di nyo lang alam, dun sa future, ang sound trip sa kotse niya, album ng Salbakuta pa rin. At ikaw, wala ka sa future kasi wala ka namang future. Oo, literal kang ulikba. Di nagsisinungaling ang iyong mga balat. Pag pumipikit ka bigla, invisible ka na sa lahat. Kaya't dapat matay laging dilat at toothful ng ite parate para meron kang dating. Bagay ka nga mandirigma pero sa gabi lang. Kasi camouflage ka sa madilim. At dahil sobrang weak ng delivery mo, parang package na in LBC na inabot ng 2 linggo. At dahil sobrang weak ng delivery mo, parang sinesarya ng doktor ang panganganak to. At dahil sobrang weak ng delivery mo, parang sulat na hatid ng may trangkasong kartero. At dahil sobrang weak ng delivery mo, sa pagiging crew sa Jollibee, sesante ka na at ban ka na sa McDo. Pero ng delivery, matigas. Kaya't Marvin Arias, hindi mo lang alam, alamin mo na. Dapat wala kang kinakatakutan. At hindi mo alam ang lyricism mo ang natatanging laruan para sa matatapang. Pero sad to say, hindi ka dun kabilang. Kasi pag sinabi kong, batang rebelde, the man without fear, hindi ibig sabihin nun, taong walang kinakatakutan. Pakinggan nyo ulit, batang rebelde, the man without fear, ibig sabihin nun, simple lang, taong walang daungan. O no, magagalit ka? Wala kang barko, fear pa kaya? Di ba dayo ka ng Maynila? Pareho pala tayo. Pasyal tayo sa Manila Zoo. Pagapak na pagapak mo palang sa entrance, papaapak na kita sa paa ng elepante. At dahil baldado ka na pre, yung mga paa mo ipapakain ko sa gutom na tigre. Yung kanang kamay mo, dun ko iahagis sa nakabukang bibig ng buwayang gutom. Tapos yung kaliwang kamay mo, dun ko naman ipapamahagi sa halwa ng mga leon. Pero hindi kita hahayaang mamatay agad. Kahit yung mga open wounds mo, ating ipapastitch. Pero pinapromise ko sa'yo, yung mata mo, pati yung nunal mo, ipapatuka ko sa ostrich. Tawagin mong kahayupan ang pagpapasakit ko sa'yo ngayon. At dahil buhay ka pa, papapulupot na lang kita at ipapalamon sa nagpupumiglas nilang python. Ganon ako magpakita sa kanya ng pagkakaibigan, ganon kami magbanding.
Mayroon pang pahabol. Putulin natin yung ethics mo. Bigay natin sa mga orangutan kasi mahilig sila sa maliliit na saging. Time. Time. Flip top again para sa lapan na yun. Judges, at shoutout sa Salbahuta Tape sa kotse ko. Yo, flip top tournament semis. Grabe yung laban na yun. Kung nagustuhan nyo, flip top mag-iha. Isa pang beso. Maraming shoutout sa kanilang dalawa. Batang Rebelde vs. Rudik. May boto tayo galing si Corrado. Pero kailangan nyo tandaan, lalo na yung mga fans online, hindi importante yung manalo-matalo. Talagang mapakita lang nila yung talento nila. Yun na yun. Ang boto nga lang, 4-1 para kay Batang Rebelde. Kaya panalo kayo lahat doon. Panalo kayo lahat doon. Salbahuta Tape. Yo, shoutouts sa sound trip sa kotse ni Enigma. Yo, maraming salamat sa mga tumutulong sa akin ngayon dito sa Metro Manila. Real talk. Shoutouts pati kay Kuya Kev. Shoutouts. Kay Peter Segundo, kay Tux Marvin Faustino, kay Kuya Alan, kay Paring Nicomesa, kay Dilang Buhawi, si Enigma, may kasalanan ng lahat. Kung ba't ako nagkatali? Malaki. Tabak. Batch 1. Uprising. Boto ko kay Batang Rebelde. Tingin ko marami rin mga nasabing maganda si Rudik, pero mas maraming nasabing maganda si Batang Rebelde na direkta para kay Rudik, kaya sa kanya ko nabigay yung boto. Negatibo nga pala, Marshall Camp Records, Tuesday Group Konektado. Shoutouts nga pala sa Whip Cups, saka sa Pudding sa Bakery. Ang binoto ko, Batang Rebelde, kasi nung dinisect ko every rounds, round 1, although pareho sila ng rhyme schemes, technicals, reference, jokes, mas na-feel ko yung rhyme construction ni Batang Rebelde. Sa round 3, bumawi si Rudik, mas ma-impact sa tao yung round 3 niya. Pero sa rebattles naman, in terms of rebattles, para sa akin, pero sila magaling mag-rebattles, pero mas bumaon sa akin yung mga rebattles ni Batang Rebelde. So, Batang Rebelde po. Opinion ko yun, hindi niyo opinion yun. Round 1 kay Rudik. Slight edge dahil sa Pudding. Tapos round 2 kay Batang Rebelde. Tapos round 3 medyo dikit pero Batang Rebelde mas maraming lumanding na punchlines kay Rudik. May hit or miss feel eh. So yun, Batang Rebelde. Pre. Dico Armaleta. Batang Rebelde versus Rudik. Nahirapan ako kay Jetson. Parehas lang halos. Pero nandiyan ako kay Batang Rebelde. Eh, Batang Rebelde kasi sa rebattles mas lumamang siya sa akin. Tapos sa jokes, mas natawa ako sa kanya. Yung sabra, solid yun. Pero kay Rudik, okay din yung mga reference halos na ginamit nila. Parang hindi angkop sa isa't isa. Kaya yun. Yun. Eh, Batang Rebelde ako. Hey, siya nga pala. Mga pricing. Ewan ko, basta gusto ko yung mga ano, yung paglalaro ni Rudik sa mga angulo. So gusto ko yun. Pero solid din naman yung ginawa ni Batang Rebelde. Mas syempre may kaya-kaya lang tayo. Mas gusto ko yung paglalaro ni Rudik. Kaya kaya bigyan yung boto kay Rudik.